Ronda na yung mga Sonic yan, magkita yun dyan. Halos nag-ronda na yung mga yan. Ayan, yung pinaka-mexi yung pakpak, yung may puti sa buntot to. Halos na ronda no. Good morning mga ka-Sonic, so welcome back dito sa ating channel, Sonic Love Vlog. So ayun mga ka-Sonic, so for today's video is so magpupurga tayo ng ating mga ibon. At bago natin umpisahin yung mga Sonic, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. At huwag nyo kalimutan i-follow yung ating FB page mga ka-Sonic, Sonic Love Vlog. So ayun, so pupurgayin na natin yung ating mga breeder at yung mga hen natin na kak, hen na kak, hen at kak. So ayun, so samahan nyo ako, gagamitin natin pamurga mga Sonic is yung pangmanok, yung hammer. So hahatiin lang natin yung sa apat mga Sonic para hindi masyadong malakas yung dosage. Kasi kapag hinatiin mo lang sa dalawa, tigmaok ang ibon mo dyan. So ayun mga Sonic, so tara, papakita ko sa inyo kung paano natin ginagawa. Let's go! So ito mga Sonic yung gagamit natin pamurga, hammer, ayan. So hinati natin niya sa apat para yung gamot is hindi masyadong malakas, ayan. Tapos yun, yung mga hen natin, inulan na natin. So meron na tayo mga lambigyan doon. So yun, binidyo na lang natin para meron tayo may content. So ayan mga Sonic, sasamahan niyo ako. Papakita ko sa inyo kung paano natin ginagawa yan. So maaga tayo nagpupurga para maaga rin nila mani yung gamot at umepektive sa kanila. So ayun, tara, samahan nyo ako. Let's go! Moments later. Yun mga ka-Sonic, so tapos na natin purgahin yung ating mga breeder. So yun, yung day 1 yung pag-uumpisa sa kondisyon sa kanila. So bukas bibigyan natin sila lang electrolytes para makabawi sila dito sa pagpurga natin kasi may stress yan. Mamaya maya isusuka na yan yung gamot yan. So yan yung mga gagamitin nating breeder para sa breeding natin na 2024. So sana mapag-produce na tayo ng winner at di na tayo gumulong. Pero yung paggulong mga Sonic kasama yun sa pag-iipon. Kung hindi ka gugulong, hindi ka magkakaroon ng motivation para mas galingan pa sa mga susunod na race, susunod na laban mga Sonic. So kaya yan, gagalingan pa natin sa pag-breed. Kasi sa pag-breed pa lang mag-uumpisa na ang karera. Kaya kailangan magaling na tayo sa pag-breed pa lang, maganda na ipalabas natin para yung mga YB natin is malaki yung chance na makapanalo. So marami rin tayo masyado ng ibon mga Sonic. Ang naililipad lang naman natin sa anak nila halos dalawa lang unang clutch. Kaya yung iba is di natin masyado nasusubukan, baka sa mga ibang clutch lumalabas yung mga magagandang panlaban. Pero susubukan pa rin natin sa mga clutch natin ngayon, sa first clutch. So ayan, mga kak natin. At yung isa nating YB is nawawala mga Sonic. So ito yung isa natin dyan, Arden. Nilagay muna natin dyan para wala pa naman kumukuha sa kanya. Tuturuan na lang natin muna yan. Kapag lumabas na yung kulay ng mata na ito at maganda, baka hindi na natin i-out yan.
Kaya sa mga kusunada dyan, kunin nyo na agad habang ganyan pa. Yan, paglabas na yung kulay na mata yan, tatabi ko na lang yan. Baka ilipad o gawin ko stock. May kapatid na yan nalilipad dito. So yun, yung ibon na tropa ni Boss EJ, eto, nandyan na rin. So tuturuan na natin yan. So nandito yung ibon niya, ayan. So eto is may itlog na rin, dalawa. So check na lang natin may similya pagdating lang 10 days, ay 5 days. So ayan. So tingnan natin yung isa nating ibon, anak nung ano natin, Peter Van de Merwe, Cross John Arden, ang nawawala. So yung nestmate niya nandito, mga Sonic. Eto ang nestmate. So yung Batman yung kulay ang nawawala. Ayan yung nestmate, mga Sonic. So yung Batman na nawala kahapon, din natin alam kung nag-overfly o kung saan napadpad. Basta hindi yung mahuhuli, mga Sonic, hindi madlali ni Boy Dagit, may pag-asa yung bumalik dito sa ating lock. Kaya kabisado naman yan, marunong na pumasok yun dyan eh. Problema lang pag nahuli, huwag lang madadali ni Boy Dagit o kaya madisgrasya dito sa mga kable na yan, yan. Pag sumalpok dyan, sigurado balda yari. Nakaperso ba naman natin yun? Kaya kung sakali mabuting pasyar makakuha nun, ibabalitaan nila tayo. Pero kung hindi naman mabuting pasyar, wala tayong magagawa dun, mga Sonic. Ganun talaga kapag napag-interesa niya yung mga YB natin yan. So ito, halos karamihan dito is marurunong na kahit papano umiikot na iba rito. Ayan. Kaya wala na tayong kaba dyan. Mawala na lang yan. Pag nawala, nadisgrasya sigurado. O kaya nahadali ni Boy Dagit. So ayan, yung mga breeders natin dito lang kaya ito. Pakita ko sa inyo. Ito mga Sonic yung. Ito yung napakailap natin ng ibon. So ito, medyo lugon-lugon ng konti. Ayan, yung ating Alphonse. Ayan, so sana maganda yung produce na ito. Ipapares natin yan doon sa dati niyang kapares, yung Jasin Imbrek, para makapagpalabas ulit tayo kasi nagpagod po at finisher na yung anak nila. Kinapos lang yun dahil hindi maganda ang kondisyon, kaya ngayong SDR baka makapagpalabas tayo ng maganda-ganda ng lili pa rin na magiging anak nila. Kaya babalik ko sa pares niya, baka masubukan naman natin sa South. So ito yung YB niyang isa, halos kakulay pa naman yun, Batman ang kulay. Ayan, ganyan yung kulay halos. Yun, pumitik. Ngayon ako sa napadpad. Pero kung mabuting pa siya makakuha nun, mabalik yun. Pero kung hindi, alagaan nyo na lang. So ito yung ating inbreed Florizon. Ayan. So kinondisyonin natin yan para maganda-ganda yung laban na ito. Sana mapag-produce tayo ng maganda dyan. At meron tayong ibon na ibabayback. So pure inbreak natin. Pukunin weight natin, mga Sonic. Anak yun ni Red Ice, yung galing kay Marcos Lopan. Inbreak natin na direct naman kay Jarap ng Likaros. So baka dito natin may pares yun. Update ko kay mga Sonic kapag nakuha ko na ulit. So ito yung ating Sablon Jansen Bandimbrook Cross Jansen Inbreak. So sa susunod gagamitin naman natin dito, ipapares natin to sa Jansen Inbreak din natin para line breed tayo. Sa ngayon sa Jansen Campus muli siya pinares, eh, may itlog na sila dalawa. So sana makapisa yan. Subukan natin sa buling yan, mga Sonic. At dito naman ang update dito sa dalawang YB natin. Ayan, kahit papano medyo gumaling-galing na sila sa One Eye Cold. Ayan. So yan, solo sinusubuan na sila ng alilang tatay kasi yung nanay nila ay siniwalay ko na agad. Kasi yun, nagka One Eye Cold. Yun yung una nagka One Eye Cold, kaya nahawa yung dalawang YB na to. Sa ngayon is magaling na rin yun yung Butterberg. Sa ngayon, ito na lang nagsusubo yung Pulsim na second overall. So sana makapag-overall tayo dito, isa sa anak niya. Sa NDR, so dalawa yung nakapa-YB ng NDR. So sana kahit isa lang dyan, makapasok sa overall. So makuha niya sana yung lipad niya, chuhin niya. So yung chuhin niya dyan, ipa-flash natin dyan mga Sonic sa screen. Kung ano yung naging achievement dito sa Pigeon ID, yan, papakita ko dyan mga Sonic. Yan. Mula season 1 hanggang season 2, kung paano humakot yan ng dalawang motor. Ayan. Paano naging second overall, yan. So yun mga Sonic, nakita nyo yung kanilang pulsib ng kanilang tatay. So sana makakuha tayo dyan. Ang anak niya na ito, tingnan natin, ito yung isa niya naging anak na nawala nung nakaraan pero nakauwi pa rin yan. So tingnan natin kung makaka-overall to sa summer race. Bibigyan natin yan ng motivation dito sa mga susunod kapag mayroon ng training at pulling sa NHPC. So balitaan ko kayo mga Sonic. So ito isa natin pang summer. So ayun mga Sonic, yung ating update dito sa ating mga barata birds.
Tapos na tayo magpurga. Kaya mag-uumpisa na tayo magkondisyon. Iyon mga Kasonic. So, na-update ko lang kayo dito sa ating pagpurga kung paano tayo magpurga at kung ano yung gagamit natin pamurga mga Kasonic. Nasa inyo naman yan kung anong gusto nyo gamitin pamurga. Pero sa atin, iyon yung hammer. Kasi mas mura yun mga Kasonic. Makakitin kayo doon kasi isang peraso nun. 7 lang ata. So, pag bumili kayo nun, hindi magagamit nyo na agad sa apat na ibon nyo, mga Sonic Hammer. Mabisa naman nyo kasi talagang tanggal din yung bulati ng ibon dun. So, after 15 days, mga 15 days, after 15 days, magpupurga ulit tayo para sa, ano yung mailabas pa natin yung iba pang bulatik na titira. So, ibang product naman yung gagamitin natin para talaga mailabas yung mga bulati. Kasi pag isang product lang, isang baka isang klaseng bulati lang ang mailabas nun. Kasi magagamit tayo ng isa pa para meron mailabas pa yung iba. Para talaga malinis yung breeder natin kapag ginamit na natin, kapag sinalang na natin at makapagpalabas tayo ng winner. So yun, sa pag-breed pa lang, saan dapat magaling na tayo mga Sonic para may, yung mga ilalabas pa na mga YB sa atin is magagaling din. So ayun mga Sonic, huwag nyo kalimutan i-follow at i-subscribe itong ating channel. So yung ating MB page, Sonic Love Vlog. So maraming salamat at shout out sa lahat ng mga followers at subscribers natin dyan. So, salamat sa suportang tunay. God bless to all. Thank you for watching. Peace.